Bago tayo magsimula mga chong, pakilike muna nitong video bilang komportableng pagsuporta sa ating YouTube channel. Well, ito nga ang kupunan ni Coach Tim Con mga chong na Barangay Ginebra San Miguel ay narurumors pa rin hanggang ngayon kahit pa nagsagawa na sila ng isang blockbuster trade kung saan nakuha nga nila ang number 2 pick ng Terra Firma Jeep na si Jeremiah Gray kapalit nila Javi Gomez Del Llano at Brian Enriquez. Dahil hindi nga matapos-tapos ang trade rumors ng Barangay Ginebra San Miguel, ay maraming ang mga fans ang nagtatanong kung ano na ang balita sa star gunner ng Phoenixville Masters na si Matthew Wright na mainit noon sa social media dahil isa nga ito sa mga players na gustong kunin ni Coach Tim Con para maayos ang kulang sa kanyang kasalukuyang roster. Well, ayon pa sa ating nakuhang mga reports mga chong, hindi na matutuloy ang planong acquisition sana ng Barangay Ginebra San Miguel dito kay Matthew Wright dahil hindi nakasundo ang Ginebra Management at Phoenix Management sa kanilang mga trade offers. Kung saan ang gusto sana mangyari ng Phoenix ay makakuha ng isang quality player at isang additional player kapalit ni Matthew Wright. Kung saan ayaw naman i-risk ni Coach Tim Con na mawala ang kanyang quality player sa kanyang lineup. Kaya nga nagdesisyon na lamang ang SMC Management na makipag-trade sa Terra Firma Jeep upang makuha ang athletic shooter na si Jeremiah Gray. Kahit pa matagal pa ito makakapaglaro sa Barangay Ginebra dahil sa kanyang natamong ACL injury na nakuha sa 3x3 tournament. Well, dito naman tayo sa Magnolia Chicken Templados mga chong, especially sa kanilang pesky point guard na si Gio Halalon. Dahil syempre marami din mga nagtatanong kung bakit hanggang ngayon na hindi pa rin natitrade ang nasabing point guard na nasangkot nga sa iba't ibang issues bago pa magsimula ang PBA 46 season. Well, kung ating matatandaan mga chong, palagi nga napapabalita itong si Gio Halalon na ititrade na ng Magnolia Management dahil sa kaliwat ka ng mga issues na kinasasakutan nito noon. Pero hindi nga yan nangyari at tuluyang tumahimik ang mga trade speculations ng naturang gwardya. Pero ano na nga ba ang update tungkol dito kay Gio Halalon? Matutuloy pa ba ang trade nito o hindi na? Well, ayon pa sa ating nakuhang mga reports mga chong ay walang plano si Coach Chito Victolero at ang Magnolia Management na pakawalan nitong si Gio Halalon. Dahil maganda naman ang performance nito at masaya naman ang management dito kay Halalon. Isa pa mga chong, maganda ang bonding ni Gio Halalon, kina Paul Lee at Mark Barroca na nagpapatakbo sa sistema ni Coach Chito Victolero. Kaya saan natin mga chong kung sakasakali makipag-trade ang Magnolia bago magsimula ang PBA 47 season, hindi yan si Gio Halalon kundi ang ibang players ni Coach Chito Victolero. Well, hanggang dito na lang tayo mga chong at huwag kalimutan mag-subscribe at i-like itong video bilang pagsuporta. So this is Channel B once again, I'm out.